Yun, magandang hapon mga tropa. Nandito na naman tayo. Nagbabalik ang inyong lingkod, ang Sandirius Vlog. Siyempre, ang boses ng mga tindero. Magandang umaga mga katropa. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na pinapanood nyo ang aking vlog for today. Yan mga katropa. At siyempre, bago natin simulan yung ating commentary dito sa mga pangyayari sa ating buhay at dito sa ating politika o dito sa ating bansa, tingnan ko na una kayo ng isang like o share. O kaya kung medyo masaya naman kayo sa araw to, huwag niyo namang kalimutan o i-consider nyo rin na i-subscribe ang aking channel. Alright, mga katropa. Maraming salamat. At syempre, sa araw ito mga katropa, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa pangyayaring naganap kamakailan lamang sa Congress, mga katropa, sa Congress. Kung saan umarap na naman sa palibagong investigasyon si dating Mayor Alice Goo. Yan, umarap na naman siya. At syempre, sa title natin mga katropa, malamang medyo nagisa talaga at lumabas talaga yung mga bagay-bagay dito mga katropa. Yan, di ba? Kumbaga, mas marami pang nabubunyag o nabubuksang mga pangyayari dito sa kinakaharap ni ex-Mayor Alice Goo dun sa kanyang mga pogo-pogo issues mga katropa. Yan mga katropa. Maraming salamat. Alright, mga katropa, pakinggan natin. Yan. Iisa po, wala pong kakilala, Your Honor. So, ito, yeah, gisa. Si Shezi Zhang, when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka, iisa lang. Yan nga, mga katropa. Ito nga palang nag-uusapan dito sa Congress. Ito yung lumabas na, may lumabas kasi na parang documentary sa Al Jazeera Channel. Yan, lumabas yan. Lumabas dyan na may isa palang spy na nakakulong ngayon sa bansang Thailand na umamin. Siya ay umamin na spy siya ng China. Yan, na nag-spy siya. Tapos, kung mapapansin nyo, kung inabalitaan nyo, yung mga pangyayari sa buhay ng nagpapakilalang Chinese spy, medyo talagang napakalapit. Halos parehas na parehas doon sa mga nangyari sa pagkatayo ng pogo dito sa ating bansa. Kumbaga, pumasok sila sa negosyo, pumasok sila sa gobyerno, tapos mayami silang pera. Actually, parang sa sa Bamban, saka sa Pampanga, na nakapagtayo sila ng isang maliit na syudad doon sa Myanmar, mga katropa. Yan. Tapos, naipag-alyado sa gobyerno, nagpanggap na mga negosyante, legitimate na negosyante, tapos maraming investment na pinasok sa bansa ng Myanmar, tapos lumabas sa mga dulo nangyari din yung mga yung mga pogo, may mga human trafficking din, may mga nasaktan din, may mga inaandaring tao, yung mga pinapatay, di ba, halo-halo na mga katropa. Kung ano yung naganap doon sa lumalabas na balita tungkol sa paglumalabas doon sa sa Banban, saka dun sa Pampanga, parehas na parehas mga katropa. Which is, sa video yon, sa dokumentary niya mga katropa, yung nagpakilalang Chinese spy, na siniportahan talaga ng gobyerno mga katropa, ng gobyerno ng China mga katropa, yan, di ba? Na siya rin magsabi na ang pinakamasakit mga katropa, itong taong ito ay na-recruit siya sa Pilipinas. Ano ba yan, di ba? Bakit ang isang spy ng China nagaganap o gagawa ng isang bagay sa ibang bansa is marirecruit sa Pilipinas? Which is dito rin naganap yung mga pogo nila Alice Goo. Palaisipan mga katropa, di ba? Pero mga katropa, itong bahagi na ito ng video ng House Investigation, talagang lumalabas talaga dito na parehas na parehas yung ginawang diskarte. Diba? Iisa lang. Ibig sabihin, talagang yung ginagawa nila, implanted talaga, meron talaga silang plano, meron talaga silang blueprints ng mga ginagawa nila. Ibig sabihin, kung ginagawa nila sa ibang bansa yan, actually, ginawa nila sa Myanmar, sa Australia, yun din parehas na blueprints mga katropa, ang ginawa nila dito sa Pilipinas. Though, dito sa deal na to, galit na galit si mga katropa, si Mayor Alice Goo, kasi sabi niya nga, mahal niya daw yung Pilipinas. Tapos sinabi niya rin na hindi siya spy, kaya masama ang loob niya. At dumating pa sa puntos na sinabi niya na kakasuhan niya daw yung taong to, yung taong nagpakilalang spy. Pero itong taong to mismo,
tinukoy siya na si Alice Goo ay ganito. Ganito, ganito, ganito. Na si Alice Goo ay Chinese spy. Tapos, hanggang sa huli ng video, mga katropa, sinabi rin yung taong ito na spy ng China daw. Self-confess yun, mga katropa. Sinabi niya rin na magsabi kayo ng totoo. Dahil wag mo na, para wag mo na maranasan yung mga nararanasan ko. Ganun na ganun, mga katropa. Kaya mga katropa, kanya natin. Ha? Ito kasi talagang galit na galit si Mayor ano dito, Alice Goo. Yan, yan. Wala ang nagre-recruit sa kanila. Hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. Yan, no? Nilabas. Again, nilabas. You confirm this is not you, Miss Alice. May mukha, mga katropa. Yeah. Your Honor, hindi pa ako yan. Hindi daw siya. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at didemanda mo. Yung picture, mga katropa, yan. Ano naman mabibenefit din nitong si She Ji Zhang to name you? Your Honor. Yan, mga katropa. Tinanong ni Congresswoman kung bakit, kung sakaling hindi magkakilala si Aris Goo sa katong Chinese self-confessed Chinese spy, eh bakit siya nabanggit ng tao? At hit sa lahat, ano naman ang mapapala nung naturin niyang ano, self-confessed spy, Chinese spy, di ba? Ano mapapala niya? Yun ang tanong ni Congressman. I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video. Pa. So siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Okay. Relax ka lang. Relax ka lang, ganit kasi siya. Kasi po, ganun ni po yung nangyari last time. Sinasabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi pa ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? Tama. So, you categorically will keep denying what Shezzy... Pero mga katropa, kitang-kita rito sa lumabas na ID o passport dito sa ano sa Al Jazeera, hindi sa Pilipinas to, mga katropa, sa ibang bansa to. Actually, ang alam ko sa ang Al Jazeera sa India, mga katropa, India. Ito yung lumabas eh, pinakita yung picture, kamukha naman talaga ni Mayor Aris Goo, tapos yung mga details na nakasulat doon na in Chinese characters, eh maliwanag din yung pangalan niya, mga katropa. Kaya mainit ang ulo ni Mayor Aris Goo siguro kasi siyempre minsan ano eh, minsan pagka nasusukol na tayo, siyempre, lumalaban tayo pag nasusukol na. Zhang is saying, right? He mentions na yan. Pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Ayaw talaga niya, ayaw. Your Honor, Lin Wenyi is the partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court na po. I'm not asking anything about your citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Yan naman si Congressman. Di ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. Yeah, defensive. Halata. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing na something, Ms. Kuo. Yes. I agree. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung bahay. Yung address ito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Yun. Galing yan sa video. Ha, sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin para sabihan po ako na spy po ako. Unfair, pero hindi niya may paliwanag kung saan siya pinanganak, kung saan siya pinanganak, kung dito na sa Pilipinas, sabi niya, tapos pinanganak siya sa farm, tapos ang daming butas mga katropa nung ano niya, nung kwento niya. Kaya yung lumalabas dito sa dokumentary ng Al Jazeera, eh medyo kompleto yung detalye, di ba? At talagang pinangalanan si Mayor Aris Goo, di ba? Tapos may mga kung saan siya pinanganak, kung saan siya kung may nakakilala sa kanya, kung may nakakilala sa mga ulang niya, positibo na sinabi doon sa dokumentary. Hindi naman para gawin to para siraan siya yung Al Jazeera. Kasi unang-una, ano nga naman pamapala nung Al Jazeera at nung self-confess na Chinese spy, kung sakali na siraan siya, ano mapapala, di ba, mga tropa?
Tuloy natin. Okay, I'm asking about your house now. So, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balikan natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono, yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? Simple lang bahay, mukhang hindi mayaman. That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. Ayun, no? Labasin ito. We have a translator here. Kasi yung ano, yung nakaraan, di ba? Lumabas na rin ito actually yung poster na ito, parang poster. O, diary yata ito mga katropa. Lumabas sa diary. Nakabase sa China mismo. Kumbaga yung circulation ng diary yung ito, eh, based in China. Tapos, nung nanalo si ex-mayor Aris Goon na mayor sa Bamban, eh, nag-congratulate yung diary yung ito sa kanya. Eh, ano pakialam nung China sa politika ng Pilipinas kung sino nanalo? Eh, di ba, something to think, di ba? Something to think over. Kailangan natin ano, di ba? Kasi, si mo, isang bansa, isang dyaryo sa bansang China, ang magkocongratulate sa'yo, samantalang wala ka namang kinalaman, wala namang sila kinalaman dun, o wala namang pabor para sa kanila yun. Di ba? Do you understand what is written? Yes, pinabasa. This is like congratulating for winning as the mayor. Yun. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Hello. Yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yeah. Binabasa ko sa Baro. Sino yan? Translator. Binabasa. Labo mata. It is from Qinjiang, Qinjingshen. Qinjingshen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Qinjingshen, which is in Fujian. Fujian. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo. Positive. And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay. Din siya din. Which later on, nakakalungkot if she really is your mother. Na you're denying ties to your mother. Tama yun. Sinabi din sa documentary, mo, diba? Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. Pati date? Pati ano year? From the previous hearings, 2002. We have a copy of the special investor resident visa. Yung next slide, please. Diba, 2002 umalis sa China? Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi, galing nga sila from Fujian. The next interpolator is... Yan mga katropa, yun yung nangyari investigation mga katropa. Doon pa lang makita mo na, ang point kasi ito mga katropa ito eh. Ikaw sabi ni dating Mayor Aris Goo, sinabi niya na siya ay pinanganak sa Pilipinas. Ang kanyang ina ay isang Pilipina, Leal Abelido. Tapos, sabi niya hindi siya nag-aaral mga katropa. Hindi siya nakapag-aral. Nag-ano lang siya, home study mga katropa sa pangangalaga ni Teacher Rubili. Yan, yan. Tapos, sabi niya, wala siyang ginawa sa buong buhay niya kundi sa farm. Ang nakakilala sa kanya yung mga nasa loob ng farm at ilang mga, ano doon, mga supplier o yung mga kumukuha doon sa supplier ng pagkain ng babol doon sa farm nila. Sa kayo buhay bili mga katropa. Pero, ang katanungan mga katropa, bakit, bagkus ba gano'n, sa gano'n, yung butas-butas na salaysay ni ex-mayor Aris Goo? Napapatunayan naman dito kasi ng Kongreso, sa Kongreso pala, actually sa kasinado, nakikita na talaga yung kasinungalingan, buod ng kasinungalingan na sinasabi ni Aris Goo, di ba? O guwaping, di ba mga katropa? Tapos, ito yung sinusuportahan pa ng mga ibang mga istorya na galing naman sa isang international broadcast company na Al Jazeera, di ba? Ito hindi, walang connection sa Pilipinas mga katropa eh. Walang Pilipino naman na reporter doon. Karamihan doon, international news. Kung kaya't, walang dahilan, at ano ba naman ang pakinabang nung Al Jazeera Network? Di ba?
kung sakaling gawin nila to ng mali o hindi totoo, di ba? Wala, ay malabo mga katropa. Kaya ibig sabihin, ganun lang yun. Yun kasi yung malaking katanungan, di ba? Kasi syempre, bukod sa wala namang makukuha ang pakinabang bukod sa pagbabato ng news tong Al Jazeera Network sa ibang bansa, wala naman talaga siyang mapapala dito eh. Kumbaga sinasabi niya lang yung totoo, as in news talaga, news, as in news. Siyempre, supporting documents yun dun sa, ano, sa self-confess na Chinese spy na nakakulong ngayon sa Thailand. Di ba mga katropa? Yun. Kaya yun nagpapayo din kay, ano, kay Alice Goon na sabihin niya na yung katotohanan. Alright mga katropa, maraming maraming salamat sa pagbubalik natin. Sa hanggang sa susunod na vlog, sana subaybayin niyo pa ako. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Subscribe and siyempre, babu.